O, vlog, vlog! Ito yung pop na ano na leto. Tujak Lake. Tujak Lake. Tujak Lake. Ayun yung magandang mountain. Yun. Ain't no mountain high enough. Ganda na na. Ito yung sasakot. Tujak Lake. Mag ano sana kami, magkakayak sana kami dito. Kaya lang, ano? Kayak yun, that's kana kayak. Kaya lang, napakalamig ng tubig. Baka tumaob kami. Minus 2 ang tubig. Okay lang sana kung si Julie lang mahulog. Eh, siya nga mahulog. So this is the... Nakalimutan kong mag-vlog. Pasensya na po. Ito po, ito po yung Lake Miniwangka. Ito yung Lake Miniwangka. Naalala nyo nung kumuha kami ng video ng misis ko. Yan yung frozen. Yung parang akala nyo yung ano, clouds. Yung may puti, may black. Yan yung ano, yung lake na yan. Lake Miniwangka. Ang ganda niya sa winter. So ayan ang Lake Miniwangka. Pwede kang mag-rent ng boat. Ayan yung boat na yan. Ayan. Ganda ng lake dito. View po lang. It's worth it. Ayan ang mga Rocky Mountains. Pwede mag-launch ng boat dito kung meron kayong sariling boat. Oo, pwede kayong mag-launch ng boat? Mag-launch ng boat. Mag-launch ng at boat. At mag-dinner ng boat. Well, welcome again to our camping fire. Ayan na naman, bukas na naman ng bonfire. At salukuyang kami nag-luto ng steak. At sa kabilang side ng baga ay ang good looking handsome guy na si Daddy Bear. Correction, ayaw niya rin yung baby bear, gusto niya na ng adult bear kasi na siyang adult. Okay, fine. Well, sa kabila doon ay ang sinigang. Kawa nandiyo ko lang kami ng rain. Mahangin lang at still malamig. At meron kaming neighbors na tropang Pinoy din. Yan sila. Kabilang side. And we have the same tent. Next. Eh. Isang hang kapal. Eh. Eh. Ayan po tayo mga Pinoy, siyempre. Lahat ng matitipid dito pa rin. Ito, mabibili mong mura at sale. Ba't mo mabibili ng full price? Correct? Correct. Ganyan po kayo makatipid dito. At ang aming steak ay malapit na nasunog. At nasunog na po. Ah, hindi pa naman. Okay. Reverse, reverse. Camping, kailangan kompleto gears mo. Yeah, meron kang pang grill. Minsan may rapang mag-turn-turn. At pot na pwedeng masunog ang kuwet. Katulad niyang pot ko na yan. Good morning! Last day na namin. It's Sunday. Okay, sa camp, hindi last day na. Last day ng camping, hindi last day ng buhay. So, andito na kami sa September... Ay, ano ngayon? May 19. Yan, magkikisa kami ng o magsasangag kami ng kanin. Ito yung para sa coffee. Ito yung kalimutan ng takore.
ano lang yan. Kung ano lang meron, hindi naman kailangan matatakot eh. Yan, tignan mo yung coffee niya. Coffee! Ngayon, pagka naiwanan mo ang takore. So, ito yung huling campfire. Yung pa rin, buhay pa rin yung sinigang tsaka yung steak. Ayan yan. Sinigang. Saka yung steak namin. I need the rice here, please. Saan yung pasandok? Pasandok? Yan, sinawa na rin yung mga leftovers para hindi masayang. Ayan, any minute now, mag-breakfast na tayo. Sabi ka lang, kung ano lang matira, yun ang ulam. Hindi pa kami prepared yan, ha? Hindi pa prepared yan. Next time, papakita namin yung well-prepared camping. So, madali yan eh. Nagatid lang ng gamit kay Brother Bear. My big Brother Bear. Can you show me? Mainit na nap. Ayun, pakita mo sinigang. Mainit na naman. Yan po ang sinigang na pangat. Sinigang na pangat. Sinigang na pangatlong ininit. Pangatlong beses ininit. Ang masarap ang kanin sa umaga, isa na. Kasa nakatutok yung anong sasahin. Tama na muna. Okay na to. Sinapay pa eh. Ay, yung egg. Pagkakulo niya yung egg naman. Lagay mo lang doon. Di pa naman tayo kakain. Para minit. Yan yung kanin na mutik na masunog. Actually, sunog siya sa ilalim. Sunog siya sa ilalim. Asa na yung toyo ko pa na ay yung bulgogi ko so. Ayan, malapit ang maluto. Tuloy luto na, pinapainit lang. Ang kanin yung leftovers na ulam. Painit lang. So, ito yung mga gamit naming lutuan. Siguro mga 6 years na to. Natunaw pa nga yung gitna, yung sa gitna. Tinay sa gitna. Natunaw yun kasi nilagay ko dun sa fire pit. So, sobrang init. Natunaw yung metal niya. Hindi siya pure iron. Natunaw siya. Kailangan nyo rin magkaroon ng tubig kasi yung tubig dito nasa tap water, hindi naman drinkable, kailangan mo pang i-boil. Tapos yung every campsite meron silang picnic table, so hindi mo na kailangan magdala ng table. Lahat ng national government or national park na may camping site may mga table na. Tapos meron na kayong parking spot ito tsaka tent pinching site. So yung ito yung isang campsite ng isang national park camping ground.
Ito na yung fried rice. Ayan, dito isang paraan para lutuin yung itlog na walang cooking oil ay ito, papakita ni Julie. Ouch. Ayun, inihiwa na ni Michelle yung steak. Pero kung gaano, mamantika ako na lang, wala tayong tupa. Ah, hindi na pala. So kung isang paraan, pag wala kayong cooking oil, ipopoch nyo yung egg using boiling water. Pero meron pa kaming cooking oil, kaya cooking oil muna gagamitin niya. Hindi, tsaka daw nakadala suka. Dapat yun may suka. Yung ba, may suka din pala yung boiling water para hindi siya mag disintegrate sa tubig. Para buo pa rin siya yung itlog. Moral of the lesson, bring all your condiments. Copy. Anyway, dito naman sa ano, pag wala kang kulay ng gamit mo, may mga town dito, may mga tindahan naman. May mga local market. Better that you bring your own. Local grocery. Alice. Yung nga lang, medyo mahal. Mahal siya. Kasi kung bibili ka siya ng ano, kasi galing pa sa city yung mga ano eh. Iklog please. Yung mga produkto. Ay, ito lang. So, pinaka-importanting breakfast sa camping ay sinangag at itlog. Itlog at sinangag sa mga Pinoy. Nakita rin, isa lang doon. At yung tira-tirang espada, dried fish. Ayan na yung egg. Sa lupo yung niluluto. Ayan, syempre, masikip ang ating kalan. Maliit lang ang kalan, kaya masusunog na hindi paluto. Hindi ko kasi tine-turn over ang egg eh. Ganyan ko lang siya niluluto. Nadudurog yung pula. Gusto ko yung pula buo. And that's another way of cooking the top of the egg. Flush it with hot oil. And then it's done. Woohoo! Oil baiting. Yan po si Miguel na walang tigil na kakakain. Gutom na. That's it. And then we drain the oil. Sensya na pa kasi itsura ko. Bagong gise. Walang kaayos-ayos. Diretso luto. Kailangan mo namin umalis dito ng 12 noon. Kasi bakit? Manunod kaming Game of Thrones. Game of Thrones night. Meron tayong G of T party! Ay, napatay si yung kalan. Anyways. Okay. Ay! Duro. Tang-eklog. Ilang egg sa'yo? Sa dalawa? Dalawa. Lagi two. Okay, then. Another set. Ito na, it's eating time. Eating time. Ito na, dahil pauwi na kami, hindi na kami pagkain ng sa table, basta kanya-kanyang ano na, kuha ng pagkain.
Alis na po kami sa campsite. It's home time. Two nights kami dito sa camping site ng van. Kaya ang bilis. Malamig yung camping namin. Kaya lang masarap kasi enjoy naman. Sarap matulog sa malamig. At umuulan. At umuulan ng snow. So, ito yung mga itsura ng campsite dito sa Canada. Bata-bata. Ayan. Kanya-kanyang site. May mga nagdadala ng RV, mga trailer, mga tent. Merong authentic, katulad yung sa harap, yung kulay brown, yung beige yung bubong. Medyo mahal nga lang yan. Kahoy na tent. Mahal yan. Mga 300 yan ang hangit. Authentic ang tawag dyan. So, ganyan ang mga itsura ng mga campsite. Yan, may nagtitent. Pag nag-camping ka, bayad na rin yung firewoods mo. Pick up ka na lang niya isa na sa kanan yan, no? Na ano na yan na chop na kuha ka na lang. Yeah, kung gusto mo makatipid ng accommodation, camping ka na lang kasi 40 per night as against dun sa mga hotels na 200 ang presyo. Only if you're into camping, yung magbibit-bit, magse-set up at magte-take down ng tent. So you have to inform yung ano, no, para malaman na. Kasi may mga nakapila eh. Yung nakapila ano, RVs. Mga gusto mag-camping ba, nakapila sila. We're good. Yeah, we're good. Thank you. Thank you. Yeah, may mga nag-aantay na magka-camp. Nabakante kami kaya inform namin sila. Bye-bye. Ingat din. Ah, muna ka na. Muna ka na. Tandaan mo may bike ka sa taas, oh. Don't forget. Bye-bye. Love you, son. Thank you. Bye-bye, brother bear. So, this is my son. He's staying in Bob. Dinala lang namin siya ng mga gamit. He's working here. Kaya, ito siya station sa Bob. Iwan na naman namin siya. Iyak mo naman yung mama bear. No, not anymore. Because he's not a baby bear, as he said. He said, I'm not a baby bear anymore. Okay, you'll be the brother bear. Tama nga naman. Remind you sa baby bear. Brother bear na siya. So no more crying. And it's only 3 hours away anyway.
You can visit anytime. Look at that. Yeah, you can always come to Banfag dito kasi Alberta nakatira. Kasi yung mga long drive dito, 3 hours is short. 3 hours lang yung FBI mo. Mexi lang ang 3 hours. Okay lang na, marami na mga, marami ka na mapupunta ang view. Kaya, okay lang. Biyahe-biyahe, kami dyan-minsan. Pwede rin once every month. Minsan, pag summer, every weekend is maganda. Kasi every, summer is... Or every short. Other weekend. Or every other weekend. Every other weekend. Because I'm working every other weekend. So, every other weekend, we can go out. Take advantage of the season. Ganyan ng ano. Ang gawain namin dito sa Canada. That's how you get rid of boredom, depression, you know? So, pag ikaw umalis ng bahay, ikaw umalis ng Edmonton, you feel bored, you feel depressed. So, pag ganyan may nakikita kang tumitigil sa daan, most likely may nakikita silang animals, no? Wild animals. It could be a bear or Oh, baka nasiraan lang sila. Could be a bear on that side. Saan yung bear? Nope. Probably ran away already. Ay, sa kabila? No, I can't see. Doon sa lem. Most likely, may nakita silang bear. Kasi bear lang naman ang interesting dito. Eh, yung mga deer, common na. Mismong town of Bump, may mga deer na naglilibot eh. They're everywhere. And you're not supposed to get near to them or touch them. Because this is their residence. We're the alien. They get hurt, you'll be sued by the government. It's gonna hurt me and deer. So stay away from them. Just look at them. Oh, it's that. No, it's that. Bike sila. Yeah, nagbabike sila. Babay sana kami sana ngayon, kaya lang, ay ng camping namin, kaya lang, ano, malamig. Kaya na gano'n kami. Nag-camping na lang kami. Dala namin yung full bat, full biking gear. Pag diniretso mo ito, papunta na doon sa Banff. Town ng Banff. Yung anak ko diniretso. Kami kakaliwa, kami going to Calgary. Miguel, see you in a month. Well, it's 3 hours away anyways. Pwede naman siya mag-wait. Gusto niya. Ayaw lang niya kasi sayang gas. Mahal pa naman ang gas niya. $1.70. Ito ba yung pagpunta sa Francisco? Ato, Calgary. So, kakaliwa ko dito. We're going to Calgary. Dito mga bahay dito sa Bob, napakamahal kahit maliit lang, napakamahal. Eh, paano ba naman na hindi mahal eh, ganda-ganda ng view mo. Yan na, nag-bike din kami, ito yung biker lane sa side natin. We did that already. Last year, I think. Makikita nyo sa kanan ng mga nagbabike. Ayan yung bike lane. Physically fit kasi pag wala ka magawa magbike ka dito. Pag dito ka nakatira or
pupunta, papasal ka dito sa Mang para mag-bike. Maganda activity. Activities yung mga ganyan. Sa taas, sa kaliwa, ay sa kanan ko. Halos para silang mga it's all rock, kaya nga rocky mountains, puro siya rock. Tataka pa paano siya na-form, ganyang itsura. Sabi nila ano daw yan, yung na-form from yung movement ng land dahil sa mga earthquake or nagbabanggaan sila kaya umakyat ng ganyo, tumakas ng ganyo. Andito na po kami sa aming tirahan, Summerside. Ito ang street na tapapata doon sa amin. Minsan masarap din mag long ride kasi masarap i-enjoy yung temperature, hindi ganong mainit, hindi ganong malamig. Kaya pa naman kaya ginawa naman sa camping namin malamig, medyo kaya pa rin basta naka jacket ka lang o yung sweater or yung winter na jacket para hindi ka masyado malamig. Na kami sa street ng bahay namin, nakarating na kami. Tignan nyo ang ganda ng temperature namin dito. Oh.